Ako si Rene Jaranilla, consultant ng Rice Watch and Action Network. Consultant ako ng farmer technician natin sa pagsasakan gamit ang Isaray. Sa Isaray, tinataas ang ating ani by 20% or more. Tapos walang gamit na chemicals. Saka matipid sa tubig, then gamit natin ang sariling ating bini. Kailangan natin nakalabel ang lupa. Gamit ang tubig, i-level natin ang lupa. Sa within perimeter, may kanal siya. Gawa natin ng mga marking gamit ang kawayan na rake o di kaya PC o string. Gawin mong crosswise at a distance of 25 by 25 na centimeters. Gamit natin ang isang balde na tubig, may asin, at saka itlog na priska. Ilubog yung itlog sa balde ng tubig. Dahan-dahan ang pagdagdag ng asin. Pag lumutang ng itlog, alisin ang itlog at saka buhos ang bini. Siguraduhin na lahat ng lumulutang na bini na palay, alisin. Ang maiwan doon yung nalubog na bini. So sa paggawa ng seed box, pwede gumamit ng planggana, kawayan na binyak, o old tires. Sa loob ng 15 minutes, dapat nasa palaya ng bini. With that, maiwasan natin ang stress at saka pressure sa bini. Importante pa, magtanim ka tag isa-isa ang palagay ng bini. Saka, ang spacing natin ay 25 by 25 centimeters or more. Seven days after transplanting, kailangan na malagyan natin ng tubig. Seven days after transplanting, maglagay ng tubig para madali mag-rotary weeding. Then, 10 days after the first rotary, lagyan na ulit ng tubig, mag-rotary ka. May damo o wala, sa first weeding, dapat may rotary weeding ka. Walang chemicals dito. Walang herbicide. Sa Isaray, gamit natin organic fertilizer, hindi chemicals, ha? So, ang pag-prepare natin ng organic fertilizer, gamit natin yung mga carbonized rhizal, dumi ng hayop, ipa, saka lupa na galing sa ilalim ng kawayanan, topsoil. Pag-aluin natin ang mga ito, kasama ang mga concoction na ginawa natin, kagaya ng fish amino acid, indigenous microorganism, oriental herbal nutrients, saka fermented plant juice. Saka remember, sa paggamit nito, weekly ang spraying natin. Lagyan natin ng araw na kailangan natin mag-spray. So, tuloy-tuloy yan hanggang sa mabuo ang bunga ng palay. But remember, ang paggamit natin ng FA, fish amino acid or kohol amino acid, hanggang 60 days lang. After that, palitan natin ng calcium. And then, 1 month after the calcium, dagdagan natin ng calcium phosphate. Kompleto na ang pagkain ng palay. Dito, binibidap natin yung immune system ng palay. Dapat mag-shift ka sa Isaray. Dito, makita mo, tumataas ang yung ani. Wala kang gamit na chemicals, walang gastos. Makatipid ka sa tubig. Makatipid ka sa bini. Dahil sa bini, kailangan mo ay 6.5 kilos lang sa isang hektarya. Ang ani mo tataas na may 20% up. Saka iba yung feeling mo pag wala kang gastos.